morning mga kayabe. So may ginagawa tayo dito mga kayabe. So basic lang ito mga kayabe. Kasi lagi tayo nagtatanggal dito ng ano, yung trino. Tungkol sa trino mga kayabe. So yung problema nito. So pinapatsik sa akin, pinapadjust yung trino lahat. Unahan. At saka sa likuran. So dito sa likuran mga kayabe. So stack up yung adjuster niya mga kayabe. So kaya tinanggal ko yung, ayan, tinanggal ko yung ano, kung drum at saka gulong mga kayabe, nasa likod ko, ayan. So, hinanginan ko na ito mga kayabe at malikabok. So, bagong baklas ito mga kayabe. Ayan, bagong recliner ito mga kayabe. So, nagtaka ako bakit nag-stack up ito. So, iba yung gumagawa nito mga kayabe. So, tayo yung nakasunod mga kayabe. So, titingnan natin kung bakit nag-stack up yung ano niya ito. Yung adjuster niya mga kayabe. So, hindi mapaint mga kayabe. Ginamitan ko na ano, silsil mga kayabe doon sa may butas. So, kahit baliktarin mga kayabe, ayaw, matigas talaga. Pag nag-stack up yan, sigurado, maklas ka ng ano, buong gulong, tsaka drum, kasi hindi mo malungkot yan. Kaya, titingnan natin mga kayabe, babaklasin natin yung recliner mga kayabe, at saka yung adjuster. Titingnan natin kung saan naging nagka-problema mga kayabe, bakit umi-stack up siya mga kayabe. So, sa kabila, ayos naman sa kabila, kasi naikot ko yan, dito, sa may left side, dito sa left side, yung matigas mga kayabe. So, subukan natin tanggalin yung recliner. So, natanggal natin yung lock mga kayabe ng recliner. So, ito, spring at saka pin at saka yung washer na lock. Kabilaan niya mga kayabe, taas, baba. Hindi lang siya kamay yun mga kayabe, kaso matigas. So, tatanggalin natin yung recliner mga kayabe. So, natanggal natin po yan mga kayabe. So, dito yung problema mga kayabe. Ayan. Na... sinisil ko yan dito sa butas mga kayabe. Ayan, tinanggal ko yung takip nyo mga kayabe. Dito mga kayabe yung adjustan niya. Ayan, nakita niya, ayan yung butas. Dito ko yung in-adjust mga kayabe. Napunta dito, so matigas mga kayabe. Ayan, sinisil ko yan, ayan, nabasab. So matigas yung mga kayabe. So tatanggalin natin. Tumigas mga kayabe, hindi na umigas. Nag-stack up yung ayun yan. Yung ano tawag yung slap dito mga kayabe. Yung pinaka-pin niya sa ano, adjust yun mga kayabe. Tingnan ko mga kayabe kung may washer ba. Dapat kasi mga kayabe may washer ito mga kayabe. Tigas mga kayabe. Ito yung tumitigas. Ayan, tigas tayo po. So, subukan natin tanggalin mga kayabe. So, mga kayabe, nandito na. So, natanggal ko mga kayabe na agad ko ito sa vice mga kayabe. Ito ang pinaka-housing niya. Ang pinaka-adjuster. Tsaka pinalo ko ng mag-pin niya ito. Ito, pinaka-pin niya. So, ngayon mga kayabe, natanggal ko na. So, dumi mga kayabe kaya nag-stack up siya. Nilagyan ng maraming grasa tapos siyempre sa tagal ng takbo-takbo so maraming ano, alikabok. So papasok dito mga kayabe tapos dito mag-stack up siya mga kayabe pag gusto mong dumi dito mga kayabe. So dapat hindi nilalagyan ng grasa ng madami. Hindi kunti-kunti, kunti lang talaga. Kasi pag damihan mo mga kayabe, ayun yung nagpapano sa ano. Dito sa pinaka-treat niya mga kayabe. Ayan, dito. So papasok yung dumi dyan mga kayabe. Dito sa dulo. So pag inikot mo yan ngayon, so nag-i-stack up yan mga kayabe. Kita nyo yan, yan sinisil ko na yan kasi nag-i-stack up yan. So pwede pa yan gamitin mga kayabe kasi buo pa naman dito. So ang gilog niya. Ayan, ma-adjust pa yan mga kayabe. Kakakatay ang iskod yan. Kasi wala tayong pampalit mga kayabe.
ilalagay ko ito ngayon. Hindi ko nalalagyan ng grasa ito mga kayabe. Ano lang ilalagay ko? WD-40 lang mga kayabe. Ispihan lang natin ang WD-40 mga kayabe. Kailangan din malangkot ito mga kayabe. Dito sa housing niya mga kayabe. Dyan. Kailangan malangkot ito dito. Ayan. Ayan mga kayabe. Umiikot na yan mga kayabe. So, ikapit natin yung pin niya mga kayabe. Yung pinaka-bolt. Napasaran na po dito yung extension po natin. Ayan. So, ito lang naging kundi mga ito mga kayabe. Pag once na mag-stack up ito mga kayabe, hindi ka talaga mag-adjust ng pino mga kayabe. Kahit silisilin mo pa, basta matigas mga kayabe. Patulad yan ito. Ayan. Kaya nagtanggal na lang ako ng buong drum. Nabaklas po makita ko kasi nag-stack up. Hindi mo ma-ikot dyan sa dukot mga kayabe. So ikapit ko mga kayabe. Yan mga kayabe, ayan. Bagong glasa yan mga kayabe. So iba kasi yung gumagawa nito mga kayabe. Inadamihan ng glasa. Kaya pag malipakukan didikit agad mga kayabe. Punasan ko lang yan mga kayabe. Tapos ayan kasi magkakalawang yan dito mga kayabe. Ispihan natin ang WD-40 mga kayabe. Ayan. Saka dito dalawang adjust nyo na. Yung isa lang nag-stack up mga kayabe. Kaso isinali ko na lang yung sa kapila. Dalawa yung malinis mga kayabe. Sa pagkabit dito, kailangan isagad mo isagad mo yung pinaka-adjust ha? Para pagkabit mo ng mga kayabe ng buong drum mga kayabe, hindi siya masikip, hindi siya may pasok mga kayabe. So ipasok natin yung nakasabit lang yan dyan. Hindi siya nagtok. Nagtalak. Kaya paminsan nakatalak ko. Pag-adjust ko, pumitik. Tanggal yung spring mga kayabe. Kailangan i-check kung nakalak ba talaga. Tapos kunin lang yung sinto mga kayabe. Tapos kung bilog niya. Tapos kapit natin yung lock. Siya. Tapos yung spring, tapos yung lock ulit. Pwede siya kamayin mga kayabe kung malakas kayo. Tabukan kong kamayin. Pangbuka na lang ang yung namimura sa mga kayabe. Yung kamay hindi na. So gamitan natin ang may wagang technique. Wala lang masyadong mahigpit mga kayabe kasi ayoyope. Ayan. Sikotin mga kayabe. So, ayan, lalak na yan mga kayabe. Hindi na yan lalakas. So, sa taas na naman, magigita. Gracias.
So mga kayabi, natapos mo na ang ano, kabit ng gulong. Yeah. Nakikita nyo yan. Tapos na-adjust ko na yung pino mga kayabi. Ayos na yan. Ayan. Hindi yan naikot mga kayabi kasi nakahanti. Nagalaw lang yan na konti. So may issue ako mga kayabi. So tingnan natin yung nagkabit ng ano nito. Nagkabit ng lip spring mga kayabi. Ganda lang pagkakabit at saka sa ano. Kung siya kong siyang mga kayabi. Yung bracket niya. Mali yung pagkalagay ng ano. Bracket ng speed sensor mga kayabi. So titingnan natin. Nandito na doon sa. Kung tingnan nyo sa original mga kayabi. So yung ano niya, bracket ng ano, speed sensor nandito. Nandito sa loob. Hindi dito sa labas. Nandito sa loob. Punta dito. Ayan. Doon sa kabila mga kayabi, nabaloktot. Nabaliktad. So iba yung gumagawa mga kayabi. So titingnan natin. So ayan mga kayabi, so baliktad mga kayabi. Dapat dito yun sa kabila mga kayabi. Ah, we have key dito. Key, metal box. Ayan mga kayabi, baliktad yun mga kayabi. Ito naiikot tong shock absorber na to mga kayabi. Dapat dito sa likod, ayan yung wire mga kayabi. At saka ganda na yung pagkakabit ng lips mga kayabi. So di, hindi lang tayo mag-mention mga kayabi. So pinalitan to na ano, iba yung nagpalit ng mother and second spring dito mga kayabi, yung primary and secondary spring. Yan, bago yan mga kayabi. Kung napansin nyo yan, bago yan mga kayabi. Kaso hindi nila tinignan yung ano, pang lima mga kayabi. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So putol mga kayabi, so nasilip ko ngayon mga kayabi. Akala ko nabaliktad, tama pala yung ano, pangilalim. Ayan. So putol yung pang lima. Tingnan nyo, masapasyak yung plastic. Ayaw ko kung sino yung nagkabit dito mga kayabi. Hindi paklas noon, so sila yung ano, kapit ng ano, yung palimang spray mga kayabi. So hanggang dyan lang mga kayabi, don't forget to like and subscribe and hit the notification bell.